kung hindi, ngayon palang kinakalagkat ka na at maaaring ipakulong. Ayus-ayusin mo nga yung pagkilos mo at mananalita para hindi ka napapahamak. Tama si Tia Isabel, Miss Clay. Hindi dapat natin ginagalit ng mga fraile. Patid mo naman kung ano ang nangyari sa aking ama, di ba? Kaya utang na loob. Mari bang itigil mo muna ang paglikha ng gulo? Ilabas ninyo ngayon din ang kriminal na si Elias. At may natanggap akong ulat na siya umano ang inyong piloto ng bangka kanina. Elias ang pangalan ng bangkero? Halugugin! Hello guys, this is Don Huat and ngayon po ay papanoorin natin ang full episode ng Maria Clara at Ibarra episode 43 at wag na po nating patagalin. Count 1, 2, 3. Pasensya na po kung nakakagulo ako. Pero sa totoo lang, hindi ko naman nagustong nandito pa ako eh. At kung alam nyo lang, pigil na pigil akong magsalita at makialam para lang wala ng gulo. Sa lagay na yan, binibininglay ay pinipigilan mo ng iyong sarili? Yes. Pinalampas ko na nga yung ginawa nung isa kanina sa batis eh. Pero ito pong kay Elias, hindi ko ito mapapalampas. Hindi ko kayang hayaan na lang siyang mapahamak. Lalo na't ramdam kong mabuti naman siyang tao. Bakit kasi ayaw niya pang sabihin yung ginawa ni Padre Salvi, guys eh? Kung sinasabi ko lang ay huwag mo lamang itataya ang iyong buhay ng ganun. Paano na lamang kung nadakip ka ng mga gwardiya sibil at ikaw ay nabaril? Ano po bang gusto niyong gawin ko? Manahimik na lang? Sorry po. Hindi ko alam gawin yun eh. Paano po ba yun, sir? Turuan nyo nga ako. Katulad nung pananahimik nyo nung winalang hiya yung ama nyo. Kasi yun ang gusto nyo gawin ko ngayon, di ba? Hayaan na lang na mapahamak si Elias. Naku, mga high blood to si Crisostomo Ibarra, guys. Wala akong sinasabing ganun. Yun ngunit ang sinasabi nyo sa akin. Huwag akong mangialam, di ba? Tama na ang pagkatalong ito. Hindi. Lilinawin ko lang po. At uulitin ko, ayoko sa mundong to. Dahil may iba akong mundo, pero wala akong magawa. I'm stuck here. Pero hindi ko naman nahahayaang may mapahamak na tao dahil lang mananahimik ako. Dahil lang ayoko mapag-initan ako. Amigo. Tandaan natin guys, sinabi ni Profesor na siya ay bahagi na ng kwento. So, may mangyayari, I think, mababago yung kwento. And ika nga sinabi ni Miss Clay na tagapag-message lang dapat siya. So, kung meron siyang gagawin, meron itong direct impact sa takbo ng istorya. Huwag mo nang patulan. Miss Clay, hindi mo sana ako iniinsulto ng ganito. Hindi lamang mapurol ang aking pag-iisip para pabayaan na lamang ang aking sarili maging aking mga mahal sa buhay. Dahil paano na lamang kung mangyari yun? Sino na lamang ang tutulong sa mga bata para magkaroon sila ng sariling eskwelahan? Oo nga pala. May maganda nga pala kayong pangarap para sa San Diego. Matanong ko lang sir, hindi po ba part nang pangarap nyo para sa San Diego ang alisin ang injustices at cruelty ng mga fraile at gwardiya sibil laban sa sarili nating kalahe? Sa tinatawag nilang kriminal na piloto? Husto na. Sir, nasa na yung matapang Crisostomong Ibarra kilala ko? Nakilala namin sa mundo namin. Naturingan ka pa man ding bida ng kwento? Intindihan niya ba? Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! Tandaan natin always guys, ang greatest weapon na gustong ibahagi ni Rizal is yung education eh. Kaya nga, kung maalala niyo sa history, medyo may disagreement itong si Rizal
at si Andres Bonifacio. By the way, Happy Bonifacio Day. Kasi itong si Bonifacio, gusto niyang mag-aklas gamit ang armas. And ang sinasabi ni Rizal na hindi pa handa. So ang gusto ni Rizal is yung mapayapang pag-aaklas. So gusto niyang magkaroon ng progress yung educational system ng mga Pilipino during that time. Yan lang, comment lang. Pagkain lang po. Huwag kang lalapit sa amin. Iha, dito ka lang. Dito ka lang. Clarita, dito ka. Paawa na po kayo. Bakit ba yan nandito? Ipinagbabawal yan na pumunta sa ating bayan. Pagkain lang po. Sino siya, tiya? Siya yung ketongin na nakatira doon sa libingan ng mga Incheck. Balimos po. Huwag ka lumapit dyan. Nagutom na po ako. Pagkain lang po. Maabo na po kayo sa akin. Halika na, Clarita. Halika na. Clarita! Tiya. Balimos po. Pagkain lang po. Kahit babae tayo, kayang-kaya nating sumagip ng buhay ng iba. Lalaki man yan, babae, bata, matanda. Sinasabi ko talaga ito, si Miss Clay ay nagkakaroon ng tawag nito, impluensya kay Maria. Dahil tayong mga babae ay isinilang nakapantay ng mga lalaki. Sa pag-iisip at lalong-lalo na sa puso. Salamat po. Salamat po. Hindi magagawa ka. Hindi mo na ito makakasagip ng buhay, ngunit sana'y makatulong ito kahit paano. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Beste, Dia, estan malo. Beste! Halika na. Grabe ito si Doña Isabel para ramang Spanyol. Huwag tayo. Maghugas ka ng kamay, ha? Mamaya mahawa ka. Salamat po. Tila hindi mo ako kilala kung ako ay yung pagsalitaan. Gets ko. Nagpapaka-safe kayo para hindi maapektuhan ng future nyo. Na gusto mo, hayaan ko na lang mapahamak si Elias. Gaya mo. Gaya niyong dalawa. How dare you accuse me of being safe? Hindi ba't ang aking adikain upang ipatayo ang mga paaralang ito ay isang pagtulong para mapayos ang bayan ito? Ano pa ba ang gusto mo na kailangan kong gawin? Kalabanin ang lahat at ipahamak ang sarili ko? Gaya na lamang nangyari sa piloto. Tingnan mo, yung comparison between Rizal and Bonifacio. Itong si Ibarra, which represents Rizal, playing safe because may mas malalim siyang rason kung bakit ganun. Itong si Elias, which represents, I think, Bonifacio, medyo nilalagay niya sa alanganin yung kanyang sarili. Sakit, ma? Nasira na lang ang pangalang iningatan, nawasak at nawala ang mga taong pinakamamahal. Namaranasan ko ang nangyari sa aking ama. Namatay na lamang na kinasusuklaman ng mga fraile. Maging ng Diyos. Ganun ba? Sorry po sa mga nasabi ko.
Ayoko lang namang mapahamak ka at masira ang future mo. Mabuti pa't umuwi na tayo. TV ni Clay, ihatid ka na natin. No. As always, kaya ko ang sarili ko. Talaga mo kagalitan mo kami? Dahil sa katigasan ay yung ulo ni isalbang pilotong kriminal? Bakit pilotong kriminal na rin ang tawag mo sa kanya? Eh, alam naman nating lahat na mabuti siyang tao. At sigurado akong may rason siya kung bakit niya nagawa yung mga bagay na binibintang sa kanya. Sandali, binibining kayo. Subay ka na sa aming pauwi. Ayaw ko. May napanood ako somewhere. Na-quote doon yung sinabi ni Edmund Burke. Huwag niyo nang alamin kung sino siya kasi kahit ako hindi ko siya kilala. Pero ang ganda nung sinabi niya. That the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Kalabanin ang lahat at ipahamak ang sarili ko. Somehow, may punto naman dito si Chrysostomo, guys. Tsaka ang drama ng piano. Gaya na lamang nangyari sa piloto. Sa aking ama. Namatay na lamang na kinasusuklaman ng mga file. Nawasak at nawala ang mga taong pinakamamahal. Namaranasan ko ang nangyari sa aking ama. Ayun na si Salome. Feeling ko kapitbahay sila ni Sisa. Malungkot. Tumatagos sa iyong mga mata ang lungkot at pag-aalala. Anong nangyari, mahal ko? Bagamat dapat nakasanayan na. Nandito na naman tayo. Ang mga ganitong tagpo ay paulit-ulit. Ano-ano ang mga kailangan mo? Nang sa gayon ay siayos ko na ang lahat. Sandali lang. Huwag sanang maging sagabal ang aking mga luha. Huwag intindihin. Patawad dahil tuwing sumasapit ang ganitong pagtatagpo, hindi ko maiwasang maisip kung ito na ba ang huling pagkakataong makikita kita. Hmm.
Salome. Pansamantala muna ako sasama sa pangkat ni Lucia. Kaya hindi muna ako uuwi dito. Mamarayan na babalik pa. Wait lang. Ito yung mabigat eh. Kung malaman ng mga Guardia Civil na itong si Salome ay partner ni Elias, baka itong babaeng ito ang gagantihan. Parang wala ito sa Noli. Hindi ko hinahanap ang tahimik na buhay. Kung ang kapalit na nai mabubuhay ako nang wala ka. Ganun kita kamahal, Elias. Kahit pa ikaw ang palabasin nilang pinakamasamang tao sa mundo. Ako'y lumuluha. Pagkat tunay ngang hindi ko karapat-dapat sa pag-ibig na ibinibigay mo sa akin. Batid ko ang sukat ng iyong mithiin para sa bayan. Sa ganoong katwiran, tayo iisa. Elias, hindi ko kaagaw ang bayan sa pagmamahal ko sa'yo. Pagkos ang bayan ang siyang naghatid sa akin sa pag-ibig mo. Parang love story ni ano, Gabriela Silang at James Silang. Wala sa dalangin ang kapalaran ng ating pag-ibig. Ating kapalaran ay humihimlay sa ating mga kamay. At kung ang pag-ibig natin ay sadyang may katapusan, walang masasayang aking mahal. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng iba pang pagtataguan. Dahil sasama ka sa akin. Elias, iwanan na natin ang lahat ng ito. Salome. Parang nagbago yung ano niya, purpose. Kapag nandoon na tayo sa probinsya, magiging tahimik ang buhay natin at doon na natin mabubuo ang mga pangarap natin. Salome, hindi na ako makakaalis sa bayan na ito. Ayaw mo pa rin sa nais ko. Hindi ka pa rin sasama. Magpapaiwan ka. Sa araw na ito, ako'y pinako sa bayang ito
upang pagbayaran ang utang na buhay na ipinagkaloob sa akin ng isang Ginoo. Sino kaya yun? Sino kaya yung Ginoo yun? Hula ko, tatay ni Chrysostomo. Kung yun ang nais mo. Ito na marahil ang huling pagkakataon na tayo magkikita. Huwag na natin sayangin ang nalalabing oras na tayo ay magkasama. Parang galit si Salome, guys. At kung may pagkakataong muli man tayo magkita sa hinaharap, hintayin mo. Huwag ka na umasa. Pagkat hindi na mangyayari yun. Bubuwis talaga ni Elias, guys, yung buhay niya. Ang nalalabi na lang sa atin ay ang ngayon. Ang nalalabi na lang sa atin ay ngayon. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ang sumanib sa'yo nang kausapin mo ang ketongin na yon. Babalik na naman yan kay Miss Clay, Miss Clay, guys. Diyan mo siya, Isabel. At ibinigay mo pa yung mahal na kwintas na binigay sa'yo ng iyong ama. Nais ko lamang pong makatulong sa abot na aking makakaya. Wala ka sa lugar ng mga panahong iyon. Paano kung nahawa ka? Paano kung napahamak ka? Tulad ni Clay, ay nais ko lang din makatulong sa abot na aking makakaya. Kahit babae pa siya. Mukhang alam ko na kung anong klaseng mapanghas na espiritu ang sumanib sa'yo. Bakit? Talagang gusto mong tularan na yung Clay na yon? Mapanghamon. Papanghas. At hindi pino sa kanya kilos si Clay. Ngunit, siya ay matapang. At magiting ang kanyang puso, isip at diwa. Kagaya siya ng mga maraming lalaki at may lakas sa loob na ihayag ang kanilang mga saloobin at ideya. Alat nang siya ay nakapag-aral. Halatan, nakakapagbasa ng mga libro na bawal basahin ng mga babaeng katulad natin, kaya't ibang-iba siya. Ang mga katulad niya ang marahil mapupunta sa impyerno. Tiyo, sa impyerno na laging ipinanakot sa atin mga fraile. Yun, sabi ko na nga ba, so unti-unti nang nagbabago yung perception ni Maria Clara, guys, sa mga nangyayari sa society nila, no? So, unti-unti na pumapasok yung bagong ideya na kung saan ginagamit ng mga praile ng simbahan during that time sa Spanish era, yung panakot ng impyerno, no?
you must do this and you must do that in order na mapunta ka sa langit. So yun, tingnan natin, yes, no? Kahit na hindi natin batid na kung may impyerno ba o wala. Jesus, Maria Jose! Maria! Yan ang pagiging erehe. Huwag mo sabihin mga yan, yan ang isang malaking kasalanan. Ay, pumunta ka doon, lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa Panginoon. Patawad, Dia. Ngunit mayroon sinabi sa akin si Clay na hindi ko makakalimutan. Kaya't pinag-iisipan ko. At anong sinabi sa'yo ng demonyitang yon? Secret. Ano ba ako? Ano ba ako bukod sa pagiging babae na naghihintay na maging asawa ni Crisostomo? At liban dun, ano nga ba ang silbi ko? Pinakamaganda, pinaka-edukada, mayaman, marangal, banal na babae dito sa San Diego. Huwag mong hayaan ng isang babaeng katulad niya ang sumira sa iyong isip, Iya. Tia. Oo. Hindi ko gusto ang ginawa sa akin ni Clay. Ngunit, kauna-una ang pagkakataon sa buhay ko. Nakaramdam ako ng selos. At ng ingit. At ingit pa rin. Mas bumababa ang tingin ko sa aking sarili nang dahil sa kanya. Inutil. Walang halaga. Talaga, self-pity yung ano, response niya sa mga ginagawa ni ano, ginagawa at pinapakita ni Miss Clay, guys. Sadsad sa kawalan, tinuruan lang na magdasal at magtiis. Shhh, tumigil ka lang. Tumigil ka. Tigilan mo na yung pag-iisip ng mga bagay na makakasira sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa. Tigilan mo na yung anak at natatakot ako. Bueno. Lulutuan kita ng sopas. Para mainitan yung sikmura mo. Sopas na paborito. At para maging maginhawa ang iyong isip. Para hindi ka mag-iisip na kung ano-ano. Andeng! Kunin mo na yung pinaghugasan ng kamay. ¿Qué te pasó, Padre Salvi? Salamat sa Diyos at napigilan ko ang aking sarili kung hindi malamang napatay ko na ang babaeng yun. Kenneth! Se llama Clay, Padre. Es un animal. No tiene vergüenza. Walang asal at walang modo. Hindi man lang nirespeto ang pagiging kura ko. Yan ang napapalam dahil mahinang klase kang kura. Kung ako yan, ekskomunikada na ang babaeng yan. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, Padre. Por qué? Bakit? Meron pa bang hihigit sa kapangyarihan ng isang fraile sa bayan na ito? Si Maria Clara. Okay? Pinagtanggol siya ni Maria Clara sa akin. At bukod pa dun, nakatira ang erehing babaeng yun
sa pamamahay nila Kapitan Tiago. Ano? Narinig mo ang aking tinatawag. High blood na mga fathers. Run, padre. Kasama ni Maria Clara sa iisang bubong ang babaeng yun na tila sugo ng diablo. Kaya't maaaring marumihan niya ang malinis na pag-iisip ng iyong inaanak, padre. Sinvergüenza! No puede ser! Hinom na kalipas, maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin. Alam niyo, ang mga babae dapat tinitingnan lamang, hindi pinapakinggan. Hindi mo maaaring hindi pakinggan si Binibining Clay pagkat may laman, lalim at katotohanan ng bawat katagang mga binibigkas niya. Lumayo ka, layo! Timo, tama na po! Pakiusap po, lumayo po kayo sa akin ng kaunti at baka po kayo'y mahawa. Alam ko po kung ano ang sakit niya. Ten piedad de mi, por favor. Paglayuin niyo si Crisostomo at Maria. Mahal ko siya. Senyor, kailangan mo natin mag-usap. Bakit, ano ba ang nangyari? Nagalit po si Padre Damaso at nilatigo ang mga bata. At yun, guys. Natapos na po natin ang episode 43. Konting recap, no? Kita natin dito ngayon yung ano eh, yung epekto nung nangyari sa piging doon sa may bukid, yung galit ni ano ni Padre Salvi kay Miss Clay. At nakita natin dito yung ano eh, yung struggle ng dalawang main male characters natin na sina Elias at saka ano si Crisostomo Ibarra, yung pagkakaiba-iba ng kanilang mga ideolohiya, mga idea tungkol sa pakikipaglaban. At nakita natin dito guys na mayroong pinagkaiba sila, ngunit iisa yung nais talaga nila, no, na mapalaya ang bayan ng San Diego sa kapangyarihan po ng mga praile. Anyways, yun, medyo malaking revelation yung ating ano teaser, yung may lihim na pagtingin ito si Padre Salvi kay Maria Clara. So ayun guys, umabot na nga kay Padre Damaso itong mga ginawa ni Miss Clay, at ito nga yung inihintay ko guys, no. Ano ang magiging ano ang mangyayari kapag itong si Miss Clay at si Padre Damaso ay nagtapat na? So tingnan natin kung nandiyan pa rin yung tapang ni Miss Clay. And yun nga guys, at salamat sa inyong patuloy pong pagpapanonood sa akin. And once again, ito po si Don Huat. Hanggang sa muli, paalam.